gagawa tayo ng T. T. 1, 2, T. Gagawa tayo ng T. Ito ay yung buhok ng mais. Tapos, yan yung kanyang ano. Young corn. Young corn. Bata kaya dun to young. Hugasan lang natin. Hugasan dito. Babad lang saglit. Saglit lang. So, ayan. This is last na hugas na to. Okay na yan. Ano siya magulo? Bilis na yan. Tubig. Lapit na mapuno. Tapos, ilagay ito. Ilagay. Kapuluan ng 2 oras. O, 2 oras. 1 oras lang pala. O, 2 oras. Ilus ang tubig. Kapuluan. And then, antayin ng ano, 1 oras. Lagyan natin ng asukal. Asukal, rock sugar. Yan. Ganito lang kalaki. Ganyan lang kalaki. Tama na yan. Ito yung matamis. Ano na lang yan. Pampalasa ng konti. No, kulo na siya. Antayin natin ang 1 hour. Huwag malakas ang apoy. Tama lang yung ganyan. Taran! Ayan na. Ito na siya. Okay na yan. Ready to drink. Maraming benefits yan. Ayan. Let's drink. Tama-tama ang lasa. Ito, pwede rin lagyan ng lemon para sa mga nagda-diet. Masarap. Hindi siya matamis. Pero siyang matamis. Konting-konti lang. Malasahan mo pa rin yung mais. Welcome to my channel! Nagdas muna tayo. Habang nagdadas, nagngangaw-ngaw. Good morning sa lahat! Sa lahat-lahat ng mga nanonood at manonood pa, maraming salamat. Ngaw-ngaw ko lang ngayon. Paano ako nakapunta ng Hong Kong? Paano ako nakarating dito? Kasi, may mga chismis kasi na kumakalat. Ang haba ng mga dila na yan. Kung nagsasabi lang ba sila ng totoo? Mahirap mabuhay na kasi ng malingan. Tagal ko na itong ano eh. Gusto ko dal-dal. Kahit mapanood nila to. Salamat sa mga nanonood. Doon lang tayo sa ano.
Reality talk. Tayo sa ano, huwag tayong mabuhay sa kasinungaling. May mga kasinungaling, hindi ko naman sinasabi na sobrang honest ko na. Kasi may meron akong mga white lies. Alam ng amo ko yan, may white lies. Kwento ko rin sa inyo. Yung mga white lies. Pero, lying pa rin, diba? That is also a part of lies. Oh, ano ba daw? Pero doon tayo muna sa topic natin for today. Paano ako nakarating ng Hong Kong? Unang apply ko, year 2000. Year 2000 ba yun? Year 2000? Hmm? Parang ganun na rin. Pero malapit na doon sa taon na yun. Hindi lang talaga eksaktong taon. Meron akong kakilala dito na naipahatid ko na rin yung aking message na interesado akong mag-apply. Tapos, sabi niya, tawagan niya ako next time na meron siyang oras para mag-usap kami. So yun, na-receive ko yung call through our neighbor just sa Las Piñas. Shout out. Hindi pa kasi uso ngayon noon yung mga cellphone na ano, through chat, hindi pa uso yun noon. Mga ano pa lang noon yun, yung mga cellphone is, may mga anti-antena pa. Pero kaya ako noon, yun ang unang cellphone ko. Bili ko second hand. Shout out! Alam mo yun, saan ko binili yun. Tapos, tinawagan niya ako, wala din naman nangyari. Kasi sabi niya, tutulungan niya muna yung kapatid niya. So, this, ano yun, negative sa akin yun. Walang sabi na pag-asa na next time pagkatapos kong matulungan yung kapatid ko, ikaw naman, walang ganon. Siyempre, usapang pera yan eh. Mahirap kasi pag-usapan yung pera. Dating sa pera, ibang usapan. Either, hindi ka walang tiwala sa'yo, magbayad ka ba, paalisin ka ba, magbayad ka ba, yung mga ganun. Hindi ko naman ugali yung utang na ano eh. Kung may babayad din lang, bakit hindi magbayad? Bakit pahirapan pa, diba? Tapos yun, hanggang doon lang yung usapan na yun, wala nang kasunod. Alis yung kapatid niya, wala nang kasugod. Hindi ko na inasahan. Tapos pangalawa, ano, baby pa yung panganay ko nun eh. Sabi niya, friend ko din, sabi niya, palakihin mo muna yung baby mo, saka ka mag-apply dito. Yun lang din, puro galon lang ang sabi sa akin. So, hindi ko na rin inasahan. Sumunod, kilala nyo naman siguro si Joy. Shout out. Yung agency niya, doon niya ako tinuro sa agency niya. Legit yung agency niya. Doon ko sa address nun. Yun. Nag-apply ako doon. Tapos, wala ding nangyari. Nagka-employer ako. Nakapagpa-medical ako, nag-video ako. Ano na lang, yung nasa kalahati na nga ako ng apply. Medical na ba ako? First medical. Nag-video na. Okay na. Employer na nga eh. Hinihiyan ako ng agency ng 5,000. Kasi wala akong 5,000. So, gumawa din naman ako ng paraan eh. Hinihiyan ako ng hiram ako. Wala. Sinabihan akong tao, wala. So, stop na ako. Stop ulit ako dun. Nung time na yun, wala pa yung hipag ko dito sa Hong Kong. Sunod nun,
bali pang apat na chance ko na nung nakaalis yung ipan ko. Tapos 7 months later, tinawagan niya ako na meron akong employer. Sabi ko kasi sa kanya mag-apply ako. So yun, doon na nagsimula yun. Bakit ko sinabi ito? At next pa pala. Tapos na sinabi niya ako na mag-apply na. Lumuwas na ako noon. At ni-refer ako sa agency sa Manila, sa Maypako. Ganon. May agency ako noon. Pero dito sila naganap ng employer ko. May agency dito, naganap ng employer para sa akin. Tapos ni-refer sa agency sa Pilipinas na doon ako magre-report. Kaya ako sinabi to kasi may chismis kasi dyan sa Manguyang, na pinakalat nila kasi hindi lang naman isa, na sila daw ang nagpaalis sa akin. Hindi daw ako makakarating ng Hong Kong kung hindi dahil sa kanila. Sana lang magchismis kayo yung totoo. Kasi lahat ng mga sinasabi nyo is kasinungalingan. Huwag kayong mabuhay sa kasinungalingan. Wala kayong mapapalayan. Alam ng Diyos yung mga pinagsasabi nyo, mga pinaggagawa ninyo. Huwag kayong mga sinungaling. Yun, nanggigigil ako kasi sa sinungaling eh. Meron namang white lies na sinasabi ko kanina kasi minsan yung amo kong babae, yung matanda, ko sa amo, yung nanay ng amo ko, kasi siya parang may pagkasilosa, ganun, gawin ng anak niya, gawin ng asawa niya, kailangan niyang malaman. At tapos, pag hindi niya nagustuhan, magagalit, yung sobrang daldal pa, na wala sa kapwiran. Yun ang, alam, kilala ko na sila eh, kaya, sinasabi kong white lies, kasi, mga maraming binibigay yung amo kong babae sa akin, na hindi ko sinasabi sa kanya. Bigay na yun yan. Kasi pala tanong siya eh. Alam niya yun. Instinct ba niya is ikaw, hindi ka makakabili ng ganyan. Kaya ang sinasabi ko sa kanya, binili ko yan, ganyan-ganyan, binibigay ng phone ko, yung mga ganun. Pero sa totoo lang, binibigay yung anak ng, yung amo ko, na anak niya. Marami yung binibigay sa akin. Minsan ipapakita ko sa inyo. Tapos, yun lang nung last na nagbilis ako ng car, nag-vlog ako doon. Sabi niya sa akin ng amo ko, gusto mo kumain kasi sila late silang mag-lunch. Sabi ko, ayoko kasi kumain na. Totoo, kumain naman ako. Kumain yung matanda, kakain din ako kasi pangalian. Eh, mga na yun, 1 or 2 o'clock na. Sabi niya sa akin, habang nasa elevator kami, sabi niya, gusto mo bilang kita. Ganyan, describe niya yung pagkain. Siyempre ako curious din lang naman ako kasi mahilig siya sa masasarap eh. Gusto naman niyang i-share. Ganun kasi ang ugali niya. Lahat ng niya, gusto niya i-share. Hindi siya madamot at kabaligtaran ng nanay niya. Ito yung binila niya ako ng beef with kimchi. Yung may kanin sa ilalim, yung ulam nasa ibabaw. Yun ang dito, pagbibili ka ng pagkain. Ganun. Tapos ayun, nain ko. Tapos naglinis na ako ng car. Ano lang, pagdating ko dito, tinatanong nung ina, kumain daw ba yung anak mo? Sabi ko, o binigyan ka. Sabi ko, hindi, kasi kumain na ako dito. Yun yung sinasabi kong white lies. Kasi pag sinabi mo yung totoo, pag nagalit yan sa'yo, isusumbat niya yon. Ganun. At ayaw ko naman na mapagalitan niya yung anak niya kasi ganun ang ugali niya, ibang ugali niya eh. Hindi siya yung share, hindi siya ganun. Hindi ko naman sa sinisiraan siya, pero may ugali siya ganun. Eh para maiwasan yun, mag-slight ng ulang kasinungalingan. Pero yung kasinungalingan na yun naman is nakakatulong sa inyong dalawa. Diba? Yan ng amo ko yun. Sinabi ko, ginagawa ko yun. Sabi ng amo ko, good. O, diba? Kaya yung sa Manguyang, nasa nasabi nila, sila nagpaalis sa akin, huwag kayong sinungaling.
kayong mga naniniwala, bahala kayo sa buhay nyo kasi ako ang nakaranas, hindi sila. Lalo pa siguro yung sa ano, kasi may tao na sinabi na sa akin, ano, kung gusto mong mag-abroad, tumingin ka ng tulong dito sa tao na to. Hindi pinatulad yun kasi parang alam ko na mangyayari eh. Eh kung ano, kung sinabi kong oo, hanggang ngayon siguro, binabato pa niya ako dahil lang sa ganun na tulong. Ibali na lang, marinig ng Diyos. Diba? Salamat. Hindi naman ako madamot. Hindi naman ako yung sabihin mo na nagmamataas or what. Hindi ko ugali yung ganyan. Kaya yung mga nagsasabi sa akin na tagal mo dyan, hindi ka pa nakapulong. Kasi may taong ganyan eh. May tao na yan eh. Narinigang ko na. Na sinabihan ako. Pero dinaan sa iba. Pero hindi ko so kinumpronta. Sinabihan ako na hindi daw ako nakakatulong. Pero bahala na Diyos sa kanila. Kasi alam na Diyos yung mga ginagawa ko eh. Hindi na talaga para sa akin eh. Magtutulong din lang ako, dapat ko pa rin sila. At yun nga, nakapag-apply ako dito dahil doon sa kanya. Ito lang i-mention kasi bahala na si God sa kanya sa maraming tulong na ibinigay niya sa akin, sa family ko nung time na hirap-hirap na kami. Siya yung tumutulong sa akin. Shout out sa iyo. Nandito pa siya ngayon sa Hong Kong. May utang pa nga ako sa kanya eh. Oh, akala niya hindi ako nangungutang. Pero magkaganon man, wala ako naririnig sa kanya. Kahit isang salita na sinusumbat niya sa akin na hanggang ngayon, ang dami ko nang tinutulong sa inyo, hindi ka man lang nagbabayad. Walang ganun eh. Alam niya, situation ko eh. Lahat naman yung binibigay ko sa pamilya ko. At meron na rin ako nakatapos, dalawa. Diba? Hindi man yun para sa akin, para sa kanila yun. Kaya hindi ko naman sabi na, oh, magpasalamat kayo sa akin. No. It's a big no. Salamat sila sa sarili nila kasi nagsikap sila para sa kanila. Yun yun. Natulungan lang sa mga tao na ano talaga yung gusto i-down ka. Marami yan eh. Bahala ng Diyos sa kanila. Tsaka sa mga taong tumulong sa akin na hanggang nakaalis ako sa pinsan nila, doon sa'yo, partner na sinasabi nila na hindi nakatulong. Ah, grabe naman kayo. Siya yung tumulong sa akin. Nagtatrabaho pa siya noon sa Koreano, sa Pampanga. Siya yung tumulong din sa akin. Naghahanap kung sinong malapitan namin. Salamat dun sa pinsan niya. Shout out. Yung asawa na sa Australia. Salamat. Dun kasi ako humiram nung last na payment ko sa agency. Aalis na lang ako. Yan, nag-fight kaya ako, mag-isa lang ako. Punta ako ng agency. Doon, mula agency hanggang airport na yon. O, diba? Ako lang. Kaya yung mga tumulong sa akin, from the bottom of my heart, thank you so much. Takasan lang ng loob eh. Wala nga akong kaide-idea nung airport. Ang mangyan, nag-travel. O, diba? Kaya salamat sa inyo, sa mga tumulong sa akin, salamat. Hindi ako nagagalit sa mga nagsasabi sa akin ng mga negative words, negative thoughts. Bahala na kayo, bahala na ang Panginoon sa inyo. Kasi may kanya-kanya tayong journey sa buhay. Yun lang. Salamat pala. Ang haba na ng video ko, oh. Hirap na namang i-upload. Salamat sa mga nanonood. At yun lang ang aking konting ma-share. Paano ako nakarating ng Hong Kong. Dito ako nanapan ng employer. Yun. Ikontak silang dito sa Pilipinas. Ganon. Interview. Konti lang. Kaya naman. Keri naman. Kaya kung sipong yung ano, nag-a-apply. Nakasano lang loob niyo. Walang mawawala naman eh. Pero, hindi ko binalak mag-abroad sa Middle East. Never.
kahit hindi na ako mag-abroad kung Middle East din lang. Dito kasi, apply ka dito, maano lang malapit. Wala pang 2 hours, nasa Pinas ka na. At saka dito, ang mga gate, ang mga bakod, mababa lang. Kaya kung pinagmalupitan ka ng amo mo, baba ka, talon ka sa bakod. Joke. Joke! Maraming ano dito. Yung bang freedom. May freedom din. Sa akin, hindi. Hindi ako ganun ka sa amin. Haluwag. Ang baga. Hindi naman lahat is okay eh. Pero, yun. Tiyagaan lang. Tiis lang. Kaya, sa inyo dyan. Pagtiyaga lang tayo. Diba? Wala ko nasabi. Sa mga negative thinking niya lang. Salamat sa inyo. Salamat, salamat, salamat sa lahat ng viewers. Thank you so much. Bye-bye.